Hello family! Welcome to our latest fourth yeah. installment para sa E2 series namin. So ngayon, i-discuss namin, very short lang, is kailangan mo talaga ng lawyer or pwede mo bang i-DIY ang E2 visa application? Kung ang sagot, pwede. Kung gusto mo mangarang, sure, why not? Gusto mong sumakit ulo, ayun, go! Pero we highly recommend and we prefer for you to hire a lawyer. Kasi like kami... Lawyer na? That specializes in E2 visa or change of status. Please don't get someone na ni-recommend ni ganito, ni-recommend ni ganyan. Check reviews. Check their page. Tanong nyo kung anong approval rate nila sa E2 cases. Kasi for our case... Kung gusto nyo malaman, message nyo kami. Or ano, let's see, email nyo yung YouTube namin, channel. We will ask first if we can ask or we can like share yung lawyer details namin. Pero napakagaling nila. Kasi ilang percent yung approval rate? Well, 99% approval rate lang naman sila. Ganun sila kagaling. Diba? And pinili namin yung magaling na lawyer kasi syempre nakakaba eh. Yung tourist visa pa lang, sobrang kaba mo na eh. Hindi, paano pa tong business visa? Ano na siya, based from personal experience, sobrang ngarag na kami pareho sa requirements. Hindi, ayaw na namin ngara din yung sarili namin sa pagpasa sa USCIS. Kasi it's not just the requirements, kasi may form pa. Saka worth it. Ayun. So, ano, bonus. Magkano kaya ang gasto sa lawyer? Oh, actually, ang gasto sa lawyer, for lawyer itself, nasa $6,500 na yan. Kaya nyo kitain eventually yon. And for our case, magkaka-work nga si E2S status. So, alam nyo yun, it will be all worth it. We'll tell you. Worth it naman sa gastos. So, sabihin nyo, ang mahal naman ng lawyer noon. Meron naman kaming na-search na $3,000, $4,000. Yes, meron, but pinili na namin yung magaling sa... gantong cases kasi para sa akin nakita nga namin 98-99% approval rate. Oo, saka ano, pwede naman talaga dun ka sa 3,000, 4,000 eh. Huwag ka lang madedeny kasi ang daming cases na nadeny and they had to rehire another lawyer, yun nga yung lawyer namin. Madami naman magagaling malaki dyan. Malaki lang yung gastos mo. Mas lalaki nga yung gastos mo pag dun ka sa 3,000, so, 4,000. So, let's say, dun ka sa 3,000 or 2,500. Pero, anong approval rate nun? Di ba? 30%, 40%, 50%. So, ang laki pa rin ang chance na ma-deny ka. Kasi, so, nung nakausap namin si lawyer, so, meron silang checklist na, siguro, sa kanila lang yun, no? Hindi mo siya mag-google, kahit si ChatGPT hindi masasagot. Sila lang yung nag- design siguro nung ano na yon na checklist na yon. Halatang ano talaga expertise nila yan. Yeah, so that's it guys. Abang-abang kayo sa fifth episode ng aming E2 Visa series. Yes, bye.